Hi, ako si Benj. At ako naman si Lovely. And this is Benly the Pangga Stories. Hello mga pangga. Hello mga kapitbahay natin dyan sa taas, sa baba, sa kaliwat, kanan. Hello, hello, hello. So ngayon po tayo ay pupunta na mula sa mga gamit niya ni Liam Emanuel. Ngayon, mga pangga, actually, 2 months pa lang si Liam, matupunta tayo ng Hong Kong, pumayag naman yung pete doctor. Why? Breastfeeding po kasi si Liam. So, yung aking antibodies ay napupunta sa kanya. So, may panlaban siya sa virus. Pero, syempre, mag-iingat pa rin tayo. Anong reason kung bakit kami pupunta ng Hong Kong? Kasi may jewelry fair doon. Nandun ang team namin. Pero dahil ayoko magpalamang sa kanila, kaya kasama kami. Wow. Pero this time, ang sabi ng asawa ko ni Kapitbahay, pupunta tayo ng Hong Kong, ma, as long as priority ang family. Of course, priority ko naman talaga. And gusto ko lang na, siguro alam mo yun, after 9 months, this after ng mga pagod lahat, gusto ko lang maaliwalim sa ibang bansa. Anyway, deserve mo yan, deserve, deserve. Yes, deserve. So ngayon, may mga ito, may 10 mittens akong dinala, gawa ng malamig sa Hong Kong. So, ang lamig daw ng Hong Kong ngayon, parang Tagaytay and Baguio. 20 to 25 degrees Celsius. Parang, oh, basta. So, 10 mittens meron ako. Meron din ako ditong bib. Siyempre, magbibib tayo para hindi lagi nang lulungaran yung mga damit niya. Lalo na konti lang naman yung mga damit niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang ang bib. 6 meron ko pa dun, 7, 8 na yun. Ay, yung binili natin. Pala. Ano tayong binili dito? Talagang magbibib na kami dahil 9 pieces of bib. Tapos susulat nyo yan mga pangga para at least aware kayo kung ano yung mga nakalagay dyan. Hindi naman namin sure no kung mapapanindigan namin ito hanggang sa ano, sa paumuwi kami. Pero importante eh, maayos yung gamit nito. So ngayon, ito yung mga pang-alis niya. Nakabili kami ng mga ganitong mga set. Oh, diba? Oh, tita niya. Oh, oh kasyang-kasya ka sa kanya. Socks niya importante kasi nga malamig doon. So sabi ng pedia doctor niya, huwag kalimutan na lagi mag-bonnet, mag-mittens, at saka mag-socks. So meron akong mga Christmas socks na nabili na dapat pang Pasko ko pa. Ito. Kasi makapal siya. Kaya lang, kailangan ko na siyang gamitin ngayon. So meron akong 4 na. Marami ako socks. Kaya lang yung iba nabili ni Kapitbahay, medyo malaki pa. Katulad ito, malaki pa siya. Kailangan ko muna i-separate yung mga malalaki kasi para hindi mo nagkagulo-gulo dito sa amin. Eto kung tatanungin nyo kung mga pangga sa nakakabili nitong mga ganitong mga socks, ito, mga may design, or kaya ito po. Ito po pala nabili namin. Marami nagtatanong sa akin ito eh. Sa H&M. So sa H&M po tayo bumili ng mga socks. Mas pinipili ko ngayon mga kapitbahay na, ay hello pa sa inyo mga kapitbahay. Pinipili ko ngayon na mas bumili online din, pero andun yung precaution lang din na kung tama ba yung sizes and everything. Pero kasi sobrang convenient, alam mo yun, nakaupo ka lang, check mo, sobrang kompleto na, so we actually use online. Kala ko hindi kami gaganan dahil gusto namin bumibili-bili, pero syempre nakakapagod din. Kaya ngayon, most of our stuff na bibili namin online yung mga pangangailangan, kasi yun nga, lahat ng tao nasa online na eh. So, sa mga taong mahilig bumili online, baka gusto nyo bisitahin ang aming shop na Benly's Online Shop where you can shop. Sorry. Akala ko SLT Cosmetics. Yung mga bibili nyo, mga gusto nyo mga pangregalo. Pero syempre meron din kaming Shopee and Lazada account na Benly's Online Shop. So sa lahat ng mga gusto bumili ng mga jewelries, mga damit, mga luxury bags, meron kaming shop na bibili yan online sa Facebook sa Benly's Online Shop where you can shop. And yung mga cosmetics natin, mga pampapaya, whatsoever, mga beauty products natin, nabibili naman yan directly sa Shopee and sa Lazada. You just need to type in SLT Cosmetics. Bakit SLT? Bakit SLT? Kasi nagsimula kami noon, 7 lang kami. Kumbaga, dinamay lang namin yung mga kaibigan namin. Pandemic kasi ito, wala silang mga trabaho. Yung sister-in-law ko, yung best friend ko, yung kaibigan namin isa. So, 7 lang talaga kami. Tapos, hirap na hirap kaming magpangalan sa SEC kasi corporation po yung naitayo nating company. Yay!
Running 3 years na tayo. Yes, running 3 years na po. Akalain mo yun, may kumpanya kami ni Kapitbahay. And not one, but two. Wow. Ibig sabihin, marami mo kaming bayarin. So yun ang napili namin, SLT, 7 long table. Kasi, 7 lang kami, wala kaming kanya-kanyang lamesa, kundi meron na kami mahabang lamesa, which is nagsakto sa 7 long, tapos table. So, umokay. Kumbaga, nakakuha kami ng name ng sa set. So ngayon, ang cosmetics natin is Lovely Cosmetics. Nagsimula kami sa Lovely Cosmetics, pero dahil may ibang mga ganong name din, ayaw namin makonfuse yung mga buyers namin. Ang ginawa namin, nagpalitan naman kami pangalan. Another? Bayan na naman! So ngayon, pinalitan namin ng SLT Cosmetics. Anyway, mga pangga, nasa socks na tayo. So meron akong 2, 4, 6. May sapatos naman si Liam. 6, 7, 8, 9. So, ito ang masyadong wala kami. Ito naman galing ito sa Coco Lala. Coco Lala PH. Ito naman galing sa Swaddies. Ito naman galing sa... Basta marami pong nagbibigay sa akin. Thank you so much. Samahan niyo pa kami mga pangga kung aalis man kami ngayon para papalitan yung damit ni Liam. Or bibili kami ng mga disinfectant spray, ng mga disinfectant wipes. Sa ngayon, ang mga naayos ko pa lang, itong kanyang socks, yung kanyang bib, yung kanyang mittens, yung kanyang pantulog. Ayun ang kanyang pantulog. Ayan. Nasa 10 sets na pantulog yan. So, 6 days kami doon. So, ang pangalis niya, meron siyang ganito. So, iisipin ko pa para ma-separate ko saan yung damit niya pag mag-distalan. Ayan. Ganun. Kasi ang pang-alis kailangan medyo mas marami. Mas marami talaga ang pang-alis. Yun ang importante. Kasi in case of malungaran, in case of madumihan, in case of mabasa ng kung ano-ano, eh, ano tayo, alert tayo. So, meron na tayong dalawa. Meron na tayo. Ito, ano to mga pangga, parang long sleeves. Ayun, ang cute. Di ba? Cute. Tatlo to. So, ngayon meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pa lang yung kanyang pang-alis. Mga pangga, andito tayo sa mall dahil ginulang kami ng mga panglamig niya at pangalis niya sa Hong Kong para mapalaba pa namin. So, bibili na kami ng sakpo. Kasi mga pangga, maliit ka maliitan. Ay, mabilis yung kaliitan, kaya nagdadalawang isip ako. Pero, well, kailangan na kailangan niya. So, nandito tayo ngayon sa China, man. Kung saan mas malapit-lapit sa amin para bumili ng damit ni baby. And the mamas and papas, thank you so much for this lightweight stroller. Super lightweight niya. As in, kaya mo siya itulak ng ganyan. Ganun siya lightweight. Excited na naman ako mabili ng damit niya. Excited siya mamili ng damit ako. Excited ako magbayad. Siya ang mama. Mamimili ng damit. Ako ang papa. Papabayarin ng damit. Sakto yun. Nagutom ako mga pangga. Alam nyo na, ako ay isang pandeling ina. And thank you so much dito sa pagbigay. Ministry of Milk. Thank you so much po. Comfortable ako dito kasi hindi ito makakasaya. Yeah, sa mga panahong to kami ay kakain na pinapauna na namin si Jovi. Kumain ka na, Jovi. Nakabili ako mga pangga ng vitamin. So meron ako nabili na multivitamin na ultra prenatal. Naghahanap kasi ako ng merong calcium. Kasi once na nagpapa-breastfeed ka, tayong mga nanay ay hindi tayo nababawasan tayo. Kumbaga narurupok yung buto natin. So kailangan natin ng calcium. Omega 3 naman. So yung omega 3 pala is nakakatulong to develop ng brain ng baby. Excited ako inumin itong mga vitamins na to. Kasi baka ma-develop pa yung brain ko. Ano amoy? Ano talaga, yung gamot talaga, yung amoy? Yung tipo pag umihi ka mapanghen. Si Liam kulog. Ay! So ngayon, magde-decide na ako ng tama. Isang maleta na lang yung puro damit niya. Tapos, yung mga wipes niya, yung mga diaper niya, dun na lang sa maleta ko. Para hindi magulo. Yun na. Perfect na yun. Perfect. So, ito yung mga extra damit pa niya. Ayan. Wow! Hindi pa po yan tapos. Andun pa yung iba. So, lahat na lang siguro ng damit niya nasa isang maleta. Importante po si Liam. Actually, mga pangga, bago to sa amin ng asawa ko. Pero we're praying na kaya-kaya namin po. Excited kami sa journey na to. Kasi, syempre, bago sa amin, may baby na kami.
makasama namin sa pag-ibang bansa. So hopefully, mabigyan ko kayo ng tip kung paano nga ba at gano'ng kahirap pagka may newborn. Pero thankful ako sa asawa ko. So, sobrang thankful ako kay kapitbahay. Kasi ngayon pala iniisip na niya kung ano yung mga kanggaan sa akin. Kasi nga, yung pagpapabreastfeed ko pa lang daw, sobrang hirap na. Pero hindi ko naman syempre papabayaan si kapitbahay. Ayusin ko muna mga pangga, samahan niyo ako. Okay na pala. Hindi na pala ako samahan. Ilalagay ko lang naman to sa maleta, di ba? Ito na mga kapitbahay. Pero nag-aayos tayo ng gamit eh. Magiging magulo talaga ang ating lugar. Nilalock in na namin yung... Lipat kami. Palit kami ng maleta dahil kay sira pala. Sira pala kasi yung maleta na napaglagay namin kahapon. Ni Mami pala kahapon. O ngayon nililipat na lang. Dumating yung baby bag na dapat gagamitin ko mas maliit. Kaso nga lang... Hindi kasha. Mga pangga, sakto diba? Binili na ang daddy. Kung makikita ninyo, lahat, bakit ang liit ng lagayan ng damit ni Liam? Ito yung pinagkakasya kasi namin sa isang maleta, yung lahat na ng damit niya, para wala na akong problema, like mga damit. Anyway, ito, kompleto na yung mga gamit. Talagang mga pangga, yung mga yung mga gamit ni Liam talaga. Sorry. Yung mga gamit talaga ni Liam, mga pangga, talagang yun yung dapat lang talaga kailangan. Kasi ayoko talaga rin ng sobra-sobra. Although, may mga sobra kami para lang hindi na kami bumili dun at hindi na mapalaban. O, pwede din naman kami bumili. So, ito yung mga panglamig niya. Tapos meron din na kaming ganit. Lamig ko na rin to in case. Malaki pa sa kanya. In case lang naman na sobrang lamig sa gabi, at least may protektado siya, di ba? Mabuti na yung protektado siya kasi pwede na naman siya ipasok dyan, di ba? Hindi isa sa lahat, di ba? Mga pangga, mga kapitbahay, malapit na akong matapos. At ito lang ulit ang gusto kong ipakita sa inyo. Sana all. Anyway, mga pangga, gusto ko lang ikwento sa inyo itong mga maleta na to. Alam nyo bang pangarap ko to? Dahil pangarap ko magkaroon ng MV na maleta. So, ito, binili ko lang to online din. So, ito yung first MV ko maleta. Pero hindi talaga ito yung gusto ko. Ito talaga yung pinaka-gusto ko na nabili ko na, mga pangga. Pangarap ko yan. So, bilang seller po ako. Kaya po ako may mga luxury bags. Akala nyo lang po yun, bongga. Pero ang totoo po, dahil ako po ay isang seller. So, katulad nito, kapag ka kunyari minipapabenta ng mura, binibili ko. Tapos, minsan binibenta ko. Minsan naman, ako bumibili. Lugi. Yun. Katulad din itong bag na to. Ayan. So, binibili-bili ko yan. Tapos, kung may bibili sa akin, binibenta ko. At tapos na ako, ibababa na lang yung mga yun. Mga pangga, yan lang, kompleto-kompleto na. Ready to go. Ayan, so ayan yung gamit ko. May dala kaming Mobi na disposable changing pads. Para kapag ka nasa public, toilet kami, meron kaming ganyan. Kasi ito naman yung sa anak ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya tapos. Ay naku, sabi ko sa kanya, ayoko na mag-rattle kami bukas ng umaga, tsaka palang maalala lahat ng mga alalahanin. Tapos mga pangga, ito nga palang Krispy Kreme. Nagpapabili yung kasama ni kapitbahay sa Philippine All-Stars. Dati niya kasama. Nagpabili ng Krispy Kreme. Lagay natin dito para hindi natin makalimutan. Kahit itong tumbler na to mga pangga, alam nyo ba, bigay lang sa akin to ng supplier. Yung tumbler ni Bea Alonzo. Bigay sa akin yan ng supplier ko kasi parang marami-rami akong mga tumbler niya na nabenta ko. Tapos yung tumbler na yun ay binili niya sa Europe. Tapos ako ang nagbenta. Actually, kaya to natuloy mga pangga kasi aside sa magtatrabaho ko doon ng ilang araw, gusto din namin ma-experience mag-asawa itong bagong journey nito sa buhay namin. Nakasama namin si Liam mag-travel, adjustment namin, patience namin, hindi lang kay Liam kundi sa isa't isa. Yun yung gusto namin ma-build, yung another journey sa life namin. We're so excited. What's up mga kapitbahay? Sing na ako at tayo-tayo na yung buhok ko. Alas 5 na madaling araw. 5:20 daw. Sing na kami.
asawa ko, gising pa rin. Actually, sana all. Ginising ko lang yung asawa ko kasi dumedi yung anak ko. Wow! Anong ginising? Tapos nag-pump siya. So nakatulog naman siya kanina mga bandang 2:30 hanggang 5:20. Pero si boss namin, oh. Yung boss namin nagdi-ready naman siya. Excited yan. So kung tuwa kayo nireplano. So ayan mga kapitbahay, yan yung mga preparation namin para sa aming flight papuntang Hong Kong. Maraming salamat sa aking asawa dahil siya talaga ang nag-ayos ng mga kapitbahay. Mga pangga, yun nga po, mag-comment lang po kayo kung ano po yung mga questions nyo. Para at least masagot po namin. Alam nyo na sa mga first time mommy, first time parents, first time daddy. Sa first time magta-travel ng baby ninyo, inuulit ko po, pinayagan po kami ng pediatrician kahit wala pa pong 3 months si baby niya. Kasi mga pangga, siya naman po ay breastfeeding, so meron siyang mga antibodies po na pwede siyang ipanglaban sa virus. Pero syempre, mag-iingat pa rin po kami. At kompleto po mga medicine ng ni baby niya. Tsaka sa mga katanong kung paano siya nagkaroon ng passport, pumunta lang kayo ng DFA, sigurado yun yung meron kayong PSA, sir. PSA number certificate. At saka marriage contract nyo yung dalawang mag-asawa. Yun lang. Sobrang bilis lang. Yun. Sobra. At least as early as 1 week nga ng pagkaano ng bata. As long as na may PSA or certificate na, pina-authenticate nyo na sa City Hall, pina-certify nyo na sa PSA, goods to go na yan. So, sa lahat ng mga gusto mag-travel kasama ang mga baby nila, go, go, go. Pero always seek advice from your pediatrician para at least sure na kaya ng baby nyo. Ayun lang mga kapitbahay, tapos natin itong vlog na to dahil wala pa tayong vlog na gagawin at nasa Hong Kong tayo. At tingnan natin kung makakapag-vlog kami doon. Let's see and we'll try our best. We can't promise but we will do something, okay? Maraming salamat again mga kapitbahay. Ako po si Bench. Ako naman po si Lovely. And this is Bendy the Pangga Stories. Bye!